At dahil wala akong magawa ngayon, mag-shoot na lang ako ng lemon slice na floating. Bibidyoan ko na lang yung behind the scene and papakita ko sa inyo sa Photoshop kung paano gagawin. So, yung gagawin ko pala is, naisip ko, ikakat ko tong lemon, siguro mga 1, 2, 3, 4, mga 4 cuts. Tapos itutuso ko siya dito at saka ko siya pipicturean. Tapos i-retouch ko na lang siya sa Photoshop. First time ko palang gagawin to. Hindi ko pa alam kung ganun siya mag-work pero sana maging okay. So, ito na siya ngayon. Gagawin natin, itutusok natin siya dito. Ayun ang problema. So, ang problema, kapag natusok doon sa ano, nalalaglag siya. So, nalaman ko na dito is bawal siyang susukin mismo dito sa area na to kasi malambot lang yung ano niya. So, ang magandang gawin, itusok sa mismong balat kasi matigas yung balat niya dito. So, ayun lang yung nakita ko. So, para dun pala sa lighting, no? So, dalawa yung gamit kong flash. Isa dito sa main light ko, tapos isa dun sa secondary light ko. Tapos, naglagay ako rito ng reflector na lang. So, continuous yan. Gamit ko talaga dyan. Ito kanina. Itong AD200. Tapos isang TT600 na godox doon. So, ayan yung ano ko, yung lighting ko. So, from the back yung lighting niya para mas maganda. Kasi pag sa harap, masyadong magmumukhang flat yung ano natin, yung image natin.
So, ganito yung itsura niya. Hindi ko alam kung kita niya. So, okay na tayo ngayon sa photos, sa behind the scene. Next is, i-edit na natin siya sa Photoshop. Natanggalin na natin yung alambre at i-layout na natin siya. So, tara, umpisa na natin. Thank you.
At dito na nagtatapos ang tutorial video. I hope na meron kayo natutunan sa tutorial na ginawa ko. And kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, baka pwedeng pa subscribe, like, share, at i-click mo na rin yung notification bell para pag may bago akong video ay ma-update ka. Again, this is Jerome Sion, and thank you for watching. See you in the next video.